Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sige, magpauto ka sa kanya. Walang ginagawa sa basahin, bukas natin. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking channel. Narito na nga ating mga pakaabangan sa Batang Quiapo. Dahil sa mga ari-arian dito ng mga kabalyero, may natuklasan at isinama nga itong sinatanggol dito ni Madonna na wala nga nakakaalam sa hideout ng mga kabalyero, kundi itong sinatanggol at si Madonna. At dito naman nga itong si Divina dahil sa dami daw ng mga armas na mga mamahalin. Yan naman ang saad dito ni Divina kay Tanggol. At dito na sinabi ni Divina kay Tanggol na ngayon na wala na daw itong mga kabalyero, pwede na ito nang si Tanggol ang magmamayari nito at hirangin bilang hari ng Quiapo. Dito, tila hindi nagugustuhan ni Amanda ang tabas ng pananalita dito ni Divina dahil bakit daw sinabi ni Tanggol dito kay Divina ang lahat ng kanilang mga plano tungkol dito sa mga kabalyero. At dahil dito, hindi na sila makakadiskarte dahil dito kay Divina. Subalit dito naman nagsuggest si Divina kay Tanggol na 50-50 ang kanilang porsyento at wala silang ibang ilalabas sila Tanggol na pera at bahala na nga raw itong si Divina. At dito nalalakihan si Amanda na hindi daw maganda na parang mas malaki daw ata ang 50%. At dito sumagot si Tanggol na naniniwala naman daw siya kay Divina dahil mabait na tao daw itong kanyang boss na si Divina. At dito na sinabi ni Amanda kay Tanggol na magpapauto daw siya dito kay Divina at magsunuran ito. At dito nag-init ang dalawang panig sa sinabi dito ni Tanggol at dito ni Amanda. At hindi na nga nakapagtimpi pa itong si Tanggol at sabihin dito kay Amanda na baka siya nga ang traidor dahil nagawa nga daw niyang lukuhin itong kanyang boss noon. At hindi rin nakapagtimpi si Preno. Nasagutin din si Tanggol na hindi niya alam ang mga sinasabi nito. At dito na sinabi ni Primo na magdahan-dahan sa pananalita itong si Tanggol. At dito na hindi rin napigil ni Tanggol ang kanyang sabihin dito kay Amanda at kay Primo na baka niloloko lang siya nito at tila nagmumukhang tanga. At hindi na nga napigilan ni Primo na suntukin itong si Tanggol hanggang sana bulagta ito. At dito nagkanya-kanyang bunot ng baril ang mga dalawang panig na grupo. At dito tinutukan ni Madonna itong sina Primo at nakatutok din si Amanda dito kay Tanggol na nakadapa at duguan na nga ito dahil sa suntok na lumampi dito nga kay Tanggol. At hindi nagiging maganda ang kanilang mga salita sa bawat grupo. Baka dito na rin magwatak-watak itong grupo ni Tanggol na kakalas dito sa grupo ni Primo dahil sa hindi nga magkakasundo itong si Amanda at Divina. At nagpapaimbestiga nga itong si Divina sa iba crown check daw itong si Amanda dahil kung sakaling magkagipitan may panghahawakan daw sila na pangtakot dito kay Amanda. At ganun din, hindi rin lubos na kilala ni Amanda kung sino nga ba itong si Divina at kung papaano at yumaman ito. Kaya dito rin na nagtataka at wala din talagang tiwala itong si Amanda sa kakayahan at diskarte dito ni Divina. Tila naiinggit ito kay Divina dahil sa tinatamasa ngayon lalo pat palapit ng palapit ang loob dito ni Tanggol kay Divina. Hanggang sa nagkakainita na nga at gustong mangyari ni Divina na sa kanya sasama itong si Tanggol. Subalit naisip din ni Tanggol nung wala siya ang tumulong dito sina Primo at ng grupo nito. Kaya nahihirapan ngayon si Tanggol kung kanino nga ba siya papanig, kung dito ba kay Divina o kay Amanda. Dahil sa mga hindi pagkakaunawaan ay dito sila magkakasiraan sa kabilang banda. Atat na nga itong si David na makubra itong mga kayamanan ng mga kabalyero. Tinawagan na nga siya dito ng abogado kung saan ang hawak at mga papeles nito. Nagpaalam si David dito kay Ramon na kinakailangan daw niyang asikasuhin na ang mga ari-arian ng mga kabalyero.
Subalit tila hindi nagustuhan ni Ramon ang ipinakita dito ni David sa kanya na mas inuuna pang kayamanan dito ng mga kabalyero na hindi nga yun mahalaga kay Ramon dahil sa kayamanan nila ng mga Montenegro. At dito na sinabi ni Ramon kay David na mas tutukan muna at unahin ang kanilang mga negosyo. At tila hindi ito nagustuhan ni David ang sinabi dito ni Ramon dahil tila hawak pa rin sa lieg itong si David ni Ramon, lalo pa ngayon na may mga kaaway na naman silang panibago. At malalaman ngayon ng mga kalaban ng Red Phoenix ang tungkol dito kay Ramon Montenegro na hindi pa pala ito natudas at buhay na buhay pa nga ito. At dito rin na mawawakasan na ang paghari-harian dito ni Lena sa bahay ni Rigor dahil matatauhan na nga itong si Rigor at mapapalayas na itong si Lena. At dito rin na mas pipiliin ni Rigor na manatili si Marites dahil siya pa rin ang asawa nito. Kahit nagkaletche-letche naman ang kanilang pagsasama, ay sa mata daw ng Diyos at sa mata ng tao, si Marites pa rin daw ang asawa ni Rigor. At wala nang nagawa pa itong si Rigor at si Lena dahil haharapin talaga dito ni Rigor ang kaso na isasampa naman sa kanya kapag napapatunayan na nakatira nga itong si Lena sa iisang bahay dito nila ni Marites. Kaya yan ang ating abangan sa Batang Quiapo. Yan lang po muna. Marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood at subaybay dito sa akin channel. Bye!